Ikinagulat ni Attorney Levito Baligod ang pagsibak sa kanya bilang abogado ng pork barrel whistleblower na si Ben Hurloy. Pero giit niya, nagampanan niya ang kanyang mga tungkulin kay Luy. Pinabulaanan din niya ang aligasyong ipinag-utos niyang huwag idiin si Sandigan Bayan Justice Gregory Ong. Live mula sa Quezon City, my report, si Susan Enriquez. Susan? Jessica, mga dalawang linggo na raw silang hindi nagkakausap nitong si Ben Hurloy ayon dito kay Attorney Levito Baligod. Pero sa, kahit hindi sila nagkakausap, kahit nung una pa man bago lumabas yung balitang ito, wala naman daw nababanggit sa kanya si Ben Hur na nagsasabi na sumasama ang loob niya at hindi siya nakakasama sa ilang mga pagdinig. No? Kaya labis siyang nagulat dahil sabi nga niya, nalaman lamang daw niya ito sa radyo kaninang umaga. At bukod dyan, wala pa rin naman daw siya natatanggap na sulat mula dito kay Ben Hurloy na nagsasabing siya ay sinisibak na bilang abogado. At sa kabila nito, nanindigan naman itong si Attorney Baligod na nagampanan niya ang kanyang trabaho o responsibilidad dito kay Ben Hurloy bilang abogado mula nang hawakan niya ito dito sa kasong serious illegal detention. Narito po ang aking report. So iba nakakausap ni Ben Hurloy. Sa radyo lang daw nalaman ni Attorney Levito Baligod na hindi na siya ang abogado ng pork barrel scam whistleblower na si Ben Hurloy. Wala raw siya natatanggap na sulat mula kay Hurloy, kaya nagulat siya na malaman ito ngayong araw. Sabi ni Attorney Baligod, nagampanan niya ang pagiging abogado kay Hurloy. Bagamat may mga pagkakataong hindi nga siya nakakasama ni Hurloy, yun daw ay hindi dahil abala siya sa ibang bagay, kundi dahil abala siya sa pagpapalakas ng kaso sa pork barrel scam. Na i-deliver ng isang abogado yung mga legal requirements niya. So, hindi tama yung rason niya na napabayaan. Ganun pa man, kaya naman ako naging busy sa ibang mga bagay dahil itong kaso natin ay mabigat, no? At kailangang bigyan ko ng pansin yung ibang aspeto ng kaso. Sinagot din ni Attorney Baligod ang aligasyon ni Luy na tila minama ni obra na siya ni Baligod, lalo na nang minsang sabihin daw ni Baligod na huwag nilang masyadong idiin si Sandigan Bayan Justice Gregory Ong. Kung may sinasabi man daw siya kay Luy, yun ay para tiyaking ang lahat ng sasabihin niya ukol kay Justice Ong ay kaya niyang patunayan. Si Ong ay nabanggit ng mga whistleblower na malapit umano sa utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Iniimbestigahan si Ong ng Korte Suprema dahil di umano sa pagkakasangkot sa pork barrel scam. Bilang abogado po, nakikita ko na hindi sapat yung sinasabi niya para wasakin ang buhay ng isang tao na katulad nga ni Justice Ong. Kaya ang in-advise ko po sa kanya ay kung ano lang yung pwede nating i-prove. Sabi ni Attorney Baligod, sa ngayon, puspusan pa rin ang gagawin niyang pagtutok sa kaso. Kasama na rito ang pagkuha ng iba pang saksi sa anomalya. Siya pa rin daw sa ngayon ang abogado ng isa pang whistleblower na si Merlina Sunyas. Sa kabila nito, Jessica, ay tiwala naman at naniniwala itong si Attorney Baligod na hindi makakaapekto itong pagkakasibak sa kanya bilang abogado ni Ben Hurloy dito nga sa lalong-lalo na daw sa reklamong nakasampa sa ombudsman, yung reklamong plunder laban sa mga sinasabing sangkot ni umano dito sa pork barrel scam. Jessica? Susana, tanong mo ba ang reaksyon ni Attorney Baligod dito sa sinabi ng source ng GMA News na di umano it had something to do with yung Gregory Ong, yung Justice Ong angle? Oo, tinanong ko nga sa kanya na parang sabi, parang dinidiktahan na huwag mo daw masyadong idiin itong si, huwag masyadong idiin ni Luy itong si Justice Ong. Sabi niya, hindi naman niya dinidiktahan. Pagkos ang sinasabi lang niya daw kay Ben Hur, lahat na sasabihin mo, kailangan ay kaya mong patunayan, may ebidensya ka, hindi yung parang parang nanghuhula lamang. Yun naman daw ang sinasabi niya. So hindi yun daw parang pagdidikta na huwag idiin itong si Justice Ong. Yun ang sagot ni Attorney Baligod kanina nung tanungin natin siya. No? Dahil naikukwento naman daw sa kanya nito si Ben Hur kung paano nga yung sinasabing di umano ay pagiging malapit ni Justice Ong dito kay Napoles. So kailangan, sabi niya, lahat na sasabihin ay kayang patunayan at may mga ebidensya. Jessica? Okay, ang naaalala ko pa na recent incident, mukhang magkaiba yung naging statement ni Attorney Baligod at ni Justice Secretary De Lima on Dennis Cunanan. Mm-hmm. Parang tumanggi yata itong si Baligod o nagbigay ng pahayag na sana daw wag i-consider as a witness itong si Dennis Cunanan. Pero the following day, if I am not mistaken, eh, nag-issue naman ng statement si Secretary De Lima to the contrary.
Well, actually, itong kay kunanan Jessica, itong si Attorney Baligod mismo ang nagsabi na parang magko-qualify naman itong si magko-qualify itong si kunanan bilang witness. Dabi, sabi nga niya, isa daw ito sa mga kukumpleto sa picture dahil si kunanan ay head ng isang government agency na sinasabing may kinalaman dito sa pork barrel scam. So, yung mga ganon, actually, itong si sa kampo nitong si Ben Harloy, parang sabi nga medyo nung lumutang na itong si kunanan, medyo hindi na rin daw nila masyadong nakakausap noon itong si Attorney Baligod. Kaya medyo doon may mga pagdaramdam na kapag mga importante, lalo na kapag kailangan pumunta sa ombudsman, sa NBI, ay doon lumalabas yung hinanakit nitong si Ben Harloy dito kay Attorney Baligod, Jessica. Okay, kasi in fairness, pag nung tinanong naman si Secretary De Lima, ang sabi naman niya, it's just between Baligod and Luy talaga. Kung may kumbaga may iyan ang isang lawyer client relationship at saka privilege nung client kung sinong gusto niyang maging abogado, di ba? Yes, Jessica. Sabi at hindi naman sabi naman ni sabi ni Attorney Baligod, ito ay isang maliit na bagay lamang. Ang importante mayroong yung mas malaking bagay, ito nga yung susulong na magkaroon ng resulta itong pork barrel scam. Ito daw yung mas dapat na pagtuunan ng pansin at hindi yung pagkakasibak sa kanya ni Ben Harloy bilang abogado, Jessica. Okay, wala pang balita kung sinong papalit kay Attorney Baligod. At tinanong ko si Attorney Baligod kung kilala ba niya kung sino yung papalit o meron bang nakapagsabi sa kanya kung sino yung hawak ngayon dito kay Ben Har. Sabi niya, hindi niya kilala at wala siyang alam at sa katunayan nga niyan, wala pa nga daw siyang natatanggap na sulat mula dito kay Ben Harloy na siya ay sinisibak na bilang abogado, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Susan Enrique.